We've been here since Friday for our major event, yung ating re-screening, tapos yung ating launching kahapon ng OBI. Tapos ay yung kami na natutuan ni Lord, sabi ko, Lord, before going back to Manila, gusto ko na mabit ulit yung mga existing mo na mga leaders at kayo ngayon. Okay? Ibang leaders, pinalabasin natin, pinatapos natin sila. Parang medyo maganda ang ating kwentuhan. Wala akong gagamitin microphone para lahat kayo ay nakapokus sa akin. And I can guarantee you, after this sa ating kwentuhan, parang magkakaroon lalo ng linaw yung ginagawa natin. As early as now, gusto ko malaman ninyo, hindi masasayang yung pag-stay nyo dito ngayon. Kasi alam ko, mahirap magbiyahe, lalo pag gabi. Tama? Yes. Problema yan sa sasakyan, bus, o jeep man lang, kasi pa sa inyo malalayong lugar pa. Okay, mag-alam, malayo lugar nyo, mas malayo po ang Manila. Tama? Medyo nag-disco to eh, kasi I've been doing this for so many years. Since I start po yung grupo ng Infinite, isa na po kasi naging guide para lumaki ang grupo nila. At syempre, I still remember those how many years, almost more than a decade na sa laki po ng Game Global sa buong Pilipinas, iba-iba mga parte ng mundo, meron po ako mga minementoran. Okay? At isa sa mga unang minementoran ko, yung grupo ninyo. Sa kanya dati, okay pa yung mga grupo ninyo, wala pa mga kanya, wala pa mga resulta. Tapos syempre, normal people come and go. But before I start, since may mga first time dito, bigyan mo lang ng istorya kung paano ko napasama sa grupo ninyo. Ang dati ko trabaho sa Game Global, before Game Global, naging part of Judaism, isa ko yung sa training director. Tama, isa ko sa King Community Operations Manager. At the same time, medyo, sabi ni Dr. Ed, medyo mag-focus sa training. Kaya ako ginawa ng Vice President sa training. Medyo ako yung very confident kasi I've been doing this business for more than 2 decades. 24 years na ako sa negosyo. Kasi hindi si pagmamayabang o pagbubuwag ng bangko, marami na akong tao na tulungan. Yung mga tao na tulungan ko na yun, hindi ko kilala. Stranger sa akin, first time ko na meet. Then after doing this mentoring, nagugulat ako after 6 months, after 1 year, 2 years, 5 years, yung mga kinukwentuhan ko na walang resulta before, ang ganda ng resulta ngayon. So dito, when we talk about result, hindi lang yung pagyaman ninyo. Hindi lang yung pagkita ng pera, magkaroon ng kotse, makapag-travel, makabili ng mga properties, hindi na kasi given na yun eh. Kasi given, kapag ginawa mo ng tama itong negosyo natin, result, money will always follow. Ang maganda sa natanim natin sa grupo ninyo, yung character nyo, yung values nyo, at yung pag-uugali nyo. Ang thinking ng tao para maging successful ka, akala nila, pag ikaw'y mayaman na, successful ka na eh. Alam nyo ba magiging successful, kahit hindi ka magiging millionaire, nagbago lang ang paano mo sa buhay, naging positibo ka lang, nabigyan ka ng pag-asa, do you agree na successful na yun? Yes! Diba? Maraming mga tao na maganda ang resulta, mayaman sila, pero hindi sila confident. At the same time, iwaman sila nang wala silang taong tutulungan. Sa atin po, gumaganda ang buhay nyo, at the same time, nakakatulong kayo. Isa yun sa pinakamaganda. Kaya ako tumagal ang King Global, naging part of Judaism, new division of OBI. Tama? Kasi po, sabi nga ni Dr. Arnel kahapon, parang ang pangarap namin, gumanda ang mga buhay ninyo. Bakit ako nasa harapan nyo ngayon? For so many years, lalo yung especially ng pandemic po, imagine mo nung normal po yung pagpunta ko ng Cebu, almost every month, tama rito? Lema, Abitor, almost every month, nasa Cebu ako. At wala akong punta ng Cebu, hindi ko inuupuan o kinakausap yung grupo ninyo. Tama, nakamayos ako doon eh, automatic yun. From Manila, pagpunta ko ng Cebu, automatic nag-aasa ng audience kay Ate Flor. Lord, kailangan mo meet ang grupo nyo. Dumating ang pandemic. 2 years, tama? More than 2 years. Namiss namin yung pagka-travel. At nung ako po, nag-meeting kami sa opisina na magkakaroon ng event, sabi ko, actually ako nasabi kay Doktore, na gusto ko mag-extend pa ng isang araw, Monday. So, since nag-extend pa ng one day, sabi niya, sige,
sasabihin ko na rin yung meeting sa mga arkitekto ng building na to, para hindi masayang. So, dapat kanina umaga kami uwi. Si sa Manila, sabi namin, ayokong maubos o masayang oras ko natin. Bigyan mo ko ng pagkakataon, ma-meet ko ulit yung Infinite Team. Ano ang na-observe mo kanina? After ang presentation ni Bacon, yung ingay, grupo-grupo. Hindi ko maintindihan yun. Tama? Nagkakakwentuhan kayo, hindi nyo ma-absorb yung pinag-uusapan. Kaya ginawa ko, pinili ko na makaalis sa lahat para mas magkaintindihan tayo. Kasi hindi ito biro. This is a very serious business. Very serious yung oras natin. Hindi ko sasayangin yung mga oras ninyo. Kaya ako excited. Sa oras na to, ako po ay nagpapakilala sa inyo bilang isang sa naging mentor ninyo. Ako yung mag-guide sa inyo. Yung ginawa namin ni Ate Flor 10 or more than 10 years ago na marami yung maman, uumpisahan ulit natin. Kasi ko siyempre sa Manila, nandang medyo busy, hindi makapag-travel, kaya yung aming communication ni Ate Flor medyo nabawasan. Ate Flor, tama? Kasi puro online eh. Kaya nung pwede na po pala yung mag-travel-travel, sabi ko, kung nagawa natin before, di ba? Nung wala na nagiging successful, tapos mo na ngayon. And very stable pa po, tapos na dumating pa yung OBI. So ang gagawin natin dito, sa pagbabalik ko dito, yung aming communication ni Ate Flo, ni Gemma, ni Rito, ni Dog, Vicky, okay? Gagawa tayo ulit ng